Annyeong Jinggu, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, ituturo ko sa inyo is yung days of the week in Korean. Sinulat ko na siya, so para hindi na tayo masyadong magtagal, i-discuss ko na lang po sa inyo ngayon yung pronunciation niya, tsaka yung tamang pagbasa sa kanya. And then ituturo ko na rin kung paano yung discarding ginawa ko para mabilis ko siyang ma-memorize nung nagre-review pa lamang po ako. Para sa mga EPS worker na nangangarap makapunta at magtrabaho sa Korea, kailangan ma-memorize nyo to, kasama kasi ito. Mahalagang malaman nyo tong days of the week in Korea, lalong-lalo na kung nandito na kayo. Syempre kailangan alam nyo tong mga araw, bawat araw sa Korea. Ayun na nga. So, ang Yoil sa Korea is ang meaning niyan is days of the weeks, yung araw sa Korea. Ito na nga, days of the week, Yoil. Ang Monday sa Korea is Woryoil. Woryoil. Ang Tuesday sa Korea is Wayoil. Once again, Wayoil. Wayoil. Ang Wednesday or Miyerkules, Miyerkules sa Korean is Suyoil. Suyoil. Okay guys. Then on Thursday or yung Webes sa kanila naman is Mokyoil or Mogyoil. Mogyoil. Yan ang Webes sa kanila. Ang Friday sa Korea is Kumyoil. 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 Saturday is Toyoil. 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 Saturday is Toyoil in Korean. And the last, yung Sunday po sa kanila is Il-yo-il. Il-ryo-il. Il-ryo-il. Okay? Ito po yung 7 days of the weeks in Korean. Same lang kagaya sa atin na 7 days, Monday, Tuesday, hanggang Sunday. So, parehas lang po sa atin na ganun din yung days ng weeks nila. Ang pagkakaiba lang, syempre, is yung pronunciation nila sa Monday hanggang Sunday is iba. Syempre, Korean language po yung gamit nila doon. Hindi Monday hanggang Sunday. So, ito na nga. Sa susunod na video natin, ituturo ko naman guys yung months of the year. So, dito na muna tayo mag-umpisa sa topic natin ngayon na Woryoil hanggang Iryoil. Ang technique na ginamit ko yan dyan guys para mabilis ko siya na ma-memorize, ang ginawa ko, tinakpan ko muna guys yung Yoil. Ang minemorize ko ngayon guys yung nandito sa mga una niya, kasi pare-parehas lang naman yung mga last na Yoil. So tinakpan ko yan guys yung Yoil na yan. Ang minemorize ko lang yung Wol, Wa, Su, Mok, Kum, Tu, Il. Inulit-ulit ko lang yan. Wol, Wa, Su, Mok, Kum, Tu, Il. Wol, Wa, Su, Mok, Kum, Tu, Il. Hanggang sa maulit-ulit ko siya, ma-memorize ko yung Wol, Wa, Su, Mok, Kum, Tu, Il. Sabi ko, ngayon, tsaka ako dinagdag si Yo, Il. Wol, Yo, Il. Wa, Yo, Il. Su, Yo, Il. Mok, Yo, Il. Kum, Yo, Il. To, Yo, Il. And Il, Yo, Il. Okay, dun sa way na yun, mas madali nyo siyang mamememorize. Sinisigurado ko yun. Dito nyo start i-memorize sa may mga unang ano nya, syllable. Yung wol, wa, su, mok, kum, to, il. Tsaka nyo ilagay yung yo, il. Very basic lang guys. Very simple lang. Very basic lang. Pero talagang gamit na gamit at makakatulong talaga sa inyo para ma-memorize nyo itong vocabularies na ito or itong kalaman na ito, na itong lesson natin na ito, na ma-memorize nyo siya agad.
Magagamit nyo kasi ito guys, kailangan alam nyo talaga yung mga araw doon kung ang Lunes na o kung nagtatrabaho ka na sa Korea, dapat alam mo na kung Monday na ba ngayon or Friday na ba ngayon, ganyan. So gamit na gamit to. Hanggang dito na lang tayo guys, so sana nakatulong sa inyo. I hope you learn from this video. So kung may napulot kayong aral dito sa video na to, huwag nyo kalilimutang mag like dyan sa baba, and don't forget to subscribe my channel para ma-update ko kayo sa mga susunod na mga video na i-upload ko. Kagaya na lang po, next upload natin is all about months of the year. So para hindi kayo mahuli, click the notification button para naman ma-notify ko kayo or ma-update ko kayo sa mga susunod pa na mga i-upload ko. Hanggang dito na lang po. Thank you po.